Magandang umaga sa kanila. Ito muli inyong lingkod si Dr. Alan Hernandez sa Pocong Internist Endocrinologist. Ngayon na mukhang sumasalanta ng Omicron dito sa ating bansa, may mga nababalitaan tayo sari-sari iba pang mga potensyal na variants. No? Narinig na ho ba yung Delmicron? Mga dalawang linggo na itong nababalitaan sa mga news reports, particularly galing sa India. At sa pangalan pa lang, mga maiisip nyo na ito'y kombinasyon ng Delta at ng Omicron. Ito na nga yun, no? Pero hindi ho ito bagong variant. No? Katulad ng Alpha, Beta, Delta, pinaniniwala ng mga eksperto na may kinalaman ito sa pagtaas ng mga bilang ng COVID-19 cases sa Europa at sa US itong mga nakaraang linggo. Since combination ito ng Delta at Omicron, nakita nila na mas nakakahawa ito at maaaring makapagbigay ng mas seryosong mga komplikasyon, pati sintomas. Pangkaraniwang sintomas na napansin mo dito ay mataas na lagnat, tulad na nakikita sa Delta, ubo, kawalaan ng pangamoy, at panlasa na nakikita rin sa Delta pero hindi masyadong nakikita sa Omicron. No? Hindi nakikita sa Omicron. Sakit ng ulo, sipon, at sore throat na mas pansin naman sa Omicron. So, ito po ay hindi bagong variant. At hindi maliwanag kung anong magiging impact nito sa kasalukuyang pandemic. Sa kasalukuyang pandemic, Omicron pa ho ang pangunahing kumakalat at siyang binibigyan ng pansin ng mga eksperto sa buong mundo. So, huwag tayo muna masyado mag-alala tungkol dito sa Omicron. Now, yung Flurona, narinig naman po siguro ng iba dyan. Ito naman ay kombinasyon ng flu at ng coronavirus infection. Parang nagsabay po siya, essentially. May inireport lang naman, sa totoo lang, na isang kaso galing sa Israel, isang buntis, na nagkaroon ng mild symptoms at nung sinuri nila, nakita nila, meron siyang both flu and coronavirus infection. No? Na-confined din siya sa hospital, pero sandali lang naman po at nakalabas na rin. Kung di ako nagkakamal, yun, nakalabas na rin siya. So, hindi naman po ito nakakabahala. Ang mahalagang, o isang mahalagang sinusubaybayan ngayon ay yung bagong variant. Ito yung totoong variant. Yung IHU B16402 na natuklasan sa France. No? O ng mga French scientists rather. No? Mukhang nagsimula sa Cameroon, isang bansa sa Africa. So, tinutukoy ito ng World Health Organization sa kasalukuyan na variant of investigation. Hindi pa ho variant of concern, katulad no ho ng Omicron or Delta. Variant under investigation. Kaya medyo mahalaga kasi marami po itong mutations, no, kumpara sa Omicron. Nasa 46 mutations ito, kung di ako nagkakamali din sa spike protein compared to around din sa 32 nakita nila sa Omicron. So, pinag-aaralan pa nila kasi sa kasalukuyan, nasa mga 12 katao, nakita na ito itong kaso nito, ng variant na ito sa France. Pero wala pa namang kumakalat sa labas ng bansa. No, sa ibang mga bansa. So, sa kasalukuyan, ito po ay variant of under investigation. No? So, huwag tayong magpapanik at bagamat mas marami ting mutations sa kaysa Omicron, hindi pa maliwanag ko ng implication po nito. So, sa ngayon, Omicron po talaga ang kumakalat at binibigyan ng atensyon ng karamihan ng mga gobyerno sa iba't ibang bansa sa mundo. Pati na rin ang Pilipinas. So, dyan ang magawakas ang ating konting update. Dr. Hernandez po. At huwag mo kayong makakalimot, mag-subscribe po doon sa aking channel at magpa-notify para sa mga karagdagang updates and lectures. Maraming salamat po.